I damage any MC who step in my direction. You motherfuckers is pussy and give me an erection. Make you take the dick like I'm angry and aggressive. Yo, I spit sick shit, it's infested with infection. Upon na kupal, sagad sa kupal. Wala kami. Ako ay kupal, sobra sa kupal. Pinakakupal. Wala kasi. Ako ay kupal, upon na kupal, sagad sa kupal. Wala kami. Batas ay kupal, si Goryo kupal, si Zayat kupal. Wala kasi. Welcome sa pag-usapan natin, pare. Ako ang Batas at kasama natin ngayon si Jojo ng Bloodshed, pare. Yeah. Pare. So kamusta? Mm-hmm. Kamusta ang Well, nakakalungkot yung mga nangyayari ngayon. So far okay naman. Stay lang talaga sa bahay, even though na kahit nag-stay lang sa bahay, may mga bagay na hindi pa rin maiwasan. It's kind of weird. Alam mo 'yan. Oo. Ganun nga. Yeah. Parang tsambahan talaga minsan eh. Yeah. It's very shocking nga eh. Actually, nung na-open ko sa'yo, hindi pa pala tapos. Oh. Because sa studies nga, marami pa talagang hindi, ano yun, kailangan pang malaman about sa pandemic na to o sa virus na to eh. Yeah, so, bago lang to. Effects. Hindi pa alam ng mga tao. Yeah. At yun nga, may mga after effects na sa katawan na there's a possibility might be permanent or temporary. So, hindi natin sure. Ikaw, anong nangyayari sa'yo ngayon? Kamusta ka? Well, eto ah. Ang pansin ko, yung pang-amoy ko, hindi siya bumalik ng 100%. Nabaw niya rin yung parang yung pag, na, di ba, yung mga lahat ng bagay, di ba, may parang may chemical something yun na naamoy mo. Oh. Kahit yung natural o hindi natural. Nabago siya. Hindi na siya tulad ng dati. Ultimo nga, body odor ko nga, nagbago eh. May chemical scent rin na yun din na napansin ng lahat dito sa bahay. At ang pinaka nakakalungkot, na-stress yung katawan pag nagkaroon ka ng illness. Yes. So, pag na-stress yung katawan, syempre kombinasyon ng physically at mentally, sobrang grabe yung stress na binigay sa katawan kasi kakaiba siya. At yun, ang resulta, after 1 month, 2 months, or 3 months, ang naranasan ko ngayon, is not only na hindi pa ako 100%, nakakaranas ako ng tinatawag na telogen impluvium. Ano yun? Naglalagas ang buhok. Damn! O ano, yeah, ano pang... Okay. So yun nga, alam mo naman, ito yung image natin. But the good thing about telogen impluvium, nagsished siya na more than 100 strands of hair to 200 strands of hair. Oh. Really, ano siya, from 3 months to 6 months. Pero hindi naman magiging totally bald, pero doon siya hihinto, then babalik sa normal. As sabi ni Mr. Google at nung kaibigan ng doktor. Okay. Maliban sa buhok tsaka sa sense of smell, ano pang bago o unusual sa iyo ngayon? Hindi ko lang sure kung ano ah, kung bumalik na ng 100% yung pakiramdam ko. Pero naalala ko nung naka-recover ako, so that was ano, 'di ba, yung result na nagpa-test kami ng August 26, then nung na-confirm yun na 5 days later. So inabot ng 1 month na parang konting kilos ko lang maski naliligo ako, nakakaramdam ako hapo. Pero nung pagdating ng October 12, nung naliligo ko, parang uy, wala na yung hapo. However, medyo may kakaiba pa rin na iniwan siya sa pakiramdam. At yun nga eh, ang weird ng pang-amoy at saka nung maski na ginawa, maski sa odor, sa yung body odor natin hindi na normal eh. Para bang may chemicals, may slight na chemical scent siya na hindi mo maano eh. Okay. So hindi ko na na-enjoy yung dati kong putok eh. Hindi, pero paano yan? Kunwari, uubra ka pa bang magbuhay mo si Kero kapag okay ng lahat? Tingin mo? Well, sa napansin ko, pag ako na-care the music eh, hindi ko mapapansin yung mga na-experience ko eh.
alam mo na, yung adrenaline, yung passion mo. So, I think yun na napansin ko eh. Except lang talaga na yung itong Telegen Impluvium, well, let's see, kung abutin nga talaga ng 3 months to 6 months. Alam mo naman, this is our image eh. Kasi pag nag-ponytail ako, man, more than kalahati ang nawala sa ponytail ko. Putang ina. Tsaka grabe ang pag nag-brush ako ng hair, man. Talagang kalat talaga sa bathroom na talaga. Naka-clump talaga, oh. Kaya, it's kind of shocking. Pero ayoko nang isipin dahil kasi mas malala yung mga nangyayari ngayon. Lalo na nga ito nakaraan, itong dalawang bagyo, mas isipin ko ito para sa mga ibang tao na nakaranas mas matindi pa. Kaya, at saka yung mga nagkasakit din na, yun nga lang, yung after effect ang nakakalungkot. Gaya ni Alisa Milano, yun din pala napagdaanan niya after 1 month to 2 months na nadali siya ng COVID. Eh. Pinakita niya sa video yung shedding ng hair. Wow! Halos pares kami ah. Tsaka ano pala, well documented yung nangyayari na yung loss of hair sa mga after ng nagkasakit. Either na mild or yung talagang malala. Okay. Talagang, well, basta fully functioning ng basta fully functioning ang organs mo, pare. Okay na rin muna sa ngayon. Yeah. Hopefully. Ika nga nila eh. Huwag mo lalahanin yan. Importante yung nasa loob eh. Yeah. But it's still, marami pa rin studies na dapat malaman mo. Kasi, Kailangan mas mapag-aralan talaga siya. Yun nga. Ucha, hindi ka na maka-helicopter. Hindi ka na maka-helicopter noon, pare. Parang, pag ang sobrang gaan nga eh. Parang wala eh. Pero pag tinitignan ko sa salamin, okay, may makikita pa rin yung mga taong gumagalaw. However, pag pinapoint ko yung mirror o yung camera sa tuktok, talaga makikita mo yung pagkanipis niya. Ano ba, spots? Ika nga naman. Spots hindi siya spot kasi yung spot, ano yun eh. Ano yun, alopecia yun eh. May mga spot na natatanggal eh. Alopecia yun eh. Pero yung Telegen Impluvium, thinning, pagnipis. Actually, if you check that online, makakuha ka ng info eh. Mostly, yung pinakanangungunang highlight ng cause is stress. Na-stress yung body and na-stress yung mind. Oh, so sobrang stressful ng katawan mo nung time na wow, nilalabanan mo. Wow, na nakaranas ako ng ganun. Grabe. Imagine that first week na August, sabi ko, what the? Ano itong nararamdaman ko to? Kakaiba to ah. Binabaliwala ako eh, kasi hindi man ako lumalabas eh. Uh-huh. Ng bahay. So, then later on, a couple of days later, aba, nawala yung panlasa pang amoy ko na mabilis. It's sudden. As in totally wala na. Ang weird part nito, mostly siya nawawala na pang amoy pang lasa. Yan yung may mga sipon eh. Wala akong sipon eh. So kakaiba na siya. Hala. So gano'n ka walang then, amoy? Kunwari inhaler ka, Vicks inhaler, hindi mo maamoy? Pati rin yun. Medyo yun, mild lang. Napaka mild lang. At pag kumain ka, puro alat ang malalasahan mo. Oh, okay. Puro alat lang. Then, nung naranasan ko siya, mga couple days later, August 17, hindi na ako makatayo. I just can't believe hindi na ako makatayo. So sobrang tindi ng fatigue o panghihina, hindi ko alam na mataas pala yung fever ko. Dahil si Toots ang nagmo-monitor ng temperature ko eh. So sa sobrang tindi ng fatigue, ultimo yung lagnat, hindi mo pansin eh. So bedridden ako noon. Pero hindi naman ako dinala sa hospital because nakaka-breathe pa naman ako eh. I'm still breathing. Even though na nagkanda peste-peste kami dito sa bahay, then there's a possibility yun ang cause ng passing ng dad ko. Oh, shit. Yeah. Eh yeah, kasi ika nga nila eh, pag may underlying illness, there's a possibility na mayayari ka. And just recently, talaga siya. Oh, at ito pa lalo pag may background ng may history ng ano ng pagiging ano na may diabetic. At ito nga recently, ang dami ako nababalitaan sa scene, mga heart attack. Mga 5 na nakilala ko na nadali sa heart attack. 'Yun, yung original vocalist ng Bloodshed, si Joe Tubbs. Heart attack, but I might suspect na it might be related to COVID because bago siya nag-heart attack, may nakausap siya yung isang tropa na parang hindi daw maganda yung pakiramdam niya. Then ganun din sa drastic noise. Another sa scene, sa autismo, bata pa yun. Oh, bata. Cardiac arrest, so it's sa heart din. So we're still not sure na maring it's COVID-related. Damn, tangin ang COVID to, no, pare? Yeah, hindi ako lumalabas ng bahay, but yun nga lang, dalawang family member ang kumukuha ng supplies na maaaring si Toots naging asymptomatic, dinala niya dito sa loob, maaaring si Ermat asymptomatic, dinala niya rito. At ako rin ng time na yun, I think kaya ako nadali because, 2 months ako nagda-diet eh, na maaaring pinahina yung katawan ko at nadali, na sabay sumabay pa yun. Oh.
Kaya yung iba, akala nila pumayat ako dahil sa COVID, but actually, 2 months na panay oatmeal lang talaga, nakatulong nga, but I think... Bakit mo naisipan gawin yun? Well, kasi nung simula na nag-lockdown, so panay kain tayo, kain lang na kain sa bahay. Yeah. So, hindi ka rin makapagpa-laboratory. Napansin ko, I'm gaining weight. That's the first time na talagang tumaba ako. At may nararamdaman akong kakaiba sa belly ko, sa likod ko. Parang may nag-iri, ano, may nag may parang electric feeling o parang may electricity feeling sa likod na hindi mo alam na minsan sinasabi daw hindi mas related daw sa ano daw yun eh, sa mga sa puso eh. Yung mga ganun eh. Mm-hmm. And basta may naramdaman akong kakaiba na I think yun ang cause. Pero nung nag-diet ako, nawala siya. So, kung nagpa-laboratory siguro ako noong time niya, maraming may makikita na siguro mataas yung cholesterol ko or sugar level, something like that. So, ano ko eh, matindi ang paranoia sa kalusugan, pero I think may nararamdaman ako because I'm gaining weight, not eating healthy, at nag-assume ako ang kakainom ng tang is vitamin C, pero actually diabetes ang yari. Oo, pare. hindi maganda sa katawan niya. Talaga nangyari ako eh, pero nakatulong naman siya. However, nung nangyari sa akin to, so pinipilit akong kumain ulit ng kanin, napansin ko kahit konting kanin lang, pwede ko pa rin mag-gain weight eh. So yun, nag-gain weight ulit ako ng konti. Tinatry ko ulit bumalik yung karir niyong oatmeal because parang feel ko, nararamdaman ko ulit yung nararamdaman ko nung bago ako mag-diet. So, eh, alam mo naman ngayon, hindi ka makapagpa-laboratory because ano eh, maraming hindi tumatanggap ngayon eh. Ingat-ingat talaga ngayon. Kung pwede kang hindi lumabas, huwag ka na lumabas. Ganun lang kasi yun. Yun nga eh. Oh. So, pero, ngayon pare, anong binago mo sa diet mo dahil sa COVID? Well, ay, kinaril ko lahat yung mga, ano, yung mga supplements. Okay. Ano, biotin, zinc, vitamin D, at saka yung vitamin na multivitamin sa iron, at yung mga ngayon yung ashwanda na herb papalower ng stress because yun nga yung nangyayari dito ito is stress eh. Yeah. Yung cortisol kasi pag tumaas hindi siya maganda eh. It's bad for the health eh. So yeah. Let's see itong just 3 days ko pa sinisimulan itong ashwanda na to eh. And yun nga ang nabago nga is ano eh yung pang-amoy, hindi ko sure kung 100% o talagang... At least bumalik siya, but hindi na 100%. But we don't know hanggang kailan because but base sa nangyari sa SARS noon, may mga reported na cases na mga iba hindi na naka-recover sa fatigue. At hindi ko rin matanda kung may nabasa ko about the smell or kung ano-ano pa. Pero yung, kunwari, so, yung amoy ng... Kunwari, amoy ng Chicken Joy, yung pa rin yung amoy para sa'yo ngayon. Amoy na sabon. Oh, parang gano'n, no? Yung sabon, ano eh, nag-iba eh. Parang lumamang yung chemical na amoy eh. Oh, okay. Hindi na yung parang ano eh. Basta lahat parang may chemical na ano siya na scent. Mas sensitive. Lalo na yung ano ko nga eh. Kumbaga mas sensitive yung pang amoy mo. Parang gano'n. At nabago nga talaga. At yung mapapansin ko rin, pati yung body odor o yung D.O. nag-iba. Oo. Shit. Kaya, paborito ko naman yung body odor ko eh, pero bad trip. Nagbago. Eh well, yeah, pare, so, yun nga. Basta magpahinga ka dyan at magpalakas. At kapag okay na lahat to, sana medyo mabalik din natin sa normal yung... And para sa lahat, yun nga, wear a mask, face shield, at kung meron kaming pagkukulang is, late na namin ginawa, is pag galing sa labas, wash ng hand at gaano spray ng ano ng alcohol. Yeah. Ng rubbing alcohol sa ano. Yun ang lang hindi namin so tingin ko kung ginawa namin yun, maring na prevent. Yun lang talaga hindi lang namin nagawa. Kaya kailangan wash kagad ng feet, spray lahat ng alcohol sa katawan at saka ng kamay. Bago pumasok ng bahay. Yeah, para alam mo talagang, ilan din sa tropa sa metal lang ano eh nakausap ko na nag-positive eh. Oh. Eh, nagkasakit din ba sila or asymptomatic? Karamihan, nagkasakit din eh. Oh, okay. Pero yun nga, buti naman ngayon, baga, kagaya mo, di ba?
okay ka na ulit, hindi ka na hindi na struggling kumbaga yung pakiramdam mo, hindi ka na in pain. Mm. Hindi man bumalik sa 100% pero di ba, at least may ginhawa na. Let's see, time will tell na lang, tingnan natin. Lalo na yung ano, intelligent influvium, hopefully crossing our fingers na talagang yung sinabi, 100 days so 3 months to 6 months. Yes. Yung sabi. Yeah. Yeah. Then headbang ulit. next year, mm-hmm. Lahat tayo magpalakas para next year. Yeah, hopefully. Let's cross fingers. And then, yun nga, may balita na nga sa vaccine. Let's see. Hayaan muna natin mauna yung mga guinea pigs. Tignan natin yung outcome nun. Mm-hmm. So, yun. Eh, so, pare, kamusta ang kayo ng bloodshed? Well, eto. Communication through social media. And at the moment, hindi makapag-focus sa rips kasi ang napansin kong style ng music writing is pag kaharap ng kapatid ko, kasama ng kapatid ko yung dalawang gitarista, andun yung drum pad at yung mga gitara nila, yeah, doon mas nakakapagluto o nakakapag-gawa ng songs. Kailangan magkakaharap. Oo. Bali, nagsisend din sila ng songs, pero ano lang to eh, parang like for example, kunyari, kasi noong time na yun, bago in-announce, inulit-ulit yung lockdown, papunta na yung kapatid ko sa gitarista namin, mag-stay siya ng couple days doon, there's a possibility that they may able to write. Songwriting, yes, sarap. Yeah. Yung lulutuin nila na doon sila magbabad. However, sakto buti lang hindi natuloy dahil kung hindi, maaring si Toots may nadala doon. Yeah, oo nga. Kamusta may mga anak pa naman yun. Kamusta si Toots? Ano mga pinagkakaabalahan niya ngayon? Well, sa mga nangyari dito sa bahay, kasi dalawa lang kami ng mom ko eh. Isa siya siguro sa mga symptomatic eh. Pero noong time na nagpa-test siya, there's a chance na baka maring gumaling na siya. Kasi nagkaroon din siya ng ill, naging ill din siya eh. Oh, okay. Oh, yun nga lang, ang pinakamalalang nadali ako. Bali, sa ngayon, si Toots, siya yung pinaka-runner dito sa bahay. Yun ang activities niya. Kaya, hindi tulad dati, everyday, dun siya sa drum pad niya. It's always spending a lot of time on his drum pad. Pero nung simula nung naging, ano siya, parabang, yun nga, na parabang runner na sa bahay, siya na yung lumalabas to get supply. Yeah. Sobrang busy na sa pag-asikaso lahat. Lalo na sa study from home ng pamangkin namin, siya nag-set up ng ng computer. Solid. Maski nga rin maski rin set up ko ng computer sa kasi medyo may pagka-IT tools eh. Siya rin nag-check. Pero mostly, pag-supply, anytime, pag may kailangan, siya yung lumalabas. Pangalawa yung mom ko. So, yung binagkakabala niya. Even though na 24/7, nasa isip pa rin namin yung band at communication pa rin sa bandmate, let's see what will happen kasi napansin ko ang songwriting namin based sa pag magkakasama ng kapatid ko yung mga gitarista. Yeah. So, kumbaga, talagang maghihintay na lang muna kayong gumaan-gaan na situation. Yeah. Wow. So, igayang nang sabi ko nga, nung August nga, pabiyahin na nga sana yung kapatid ko. But, sakto, yan yung time na medyo may mga nararamdaman na lahat ng tao dito eh. At in-announce ulit yung lockdown. Kaya nakaready na siya noon eh. Pabiyahin na sana siya. But, it's a good thing din na hindi natuloy because maaaring may nadala siyang hindi maganda sa bahay. Makakahintay naman. Makakahintay. Oo, yun nga. Importante yung communication. Yeah. Tsaka nandiyan, ang advantage naman is nagbuo ng recording studio yung new members, gaya ni Nero. Mamita ko. Kaya anytime, madali na lang mapagluto. Sad to say nga lang, may magaling siyang engineer na wala na ngayon, din na natin kasama. Oh, si ano? Si yung sa Bantu. August Mayhem? Yeah, it's kind of sad. It's amazing kasi yung gawa niya, nagulat ako, nagparinig siya ng sample ng mga mix niya. Tatlo pinarinig niya sample, ang hirap mamili kung alin ng maganda, dahil parehong panalo yung tatlo eh. Mm-hmm. Tapos ang bilis niya mag-mix, so okay. Sayang. Inaaral naman ni Ero eh. Wala lang, sayang kapag nababawasan ng mga ganun, di ba? Yan nga. A friend, family member. Yeah. So, ang nangyayari ngayon, time sad. Shit. Well, speaking of, since pinag-uusapan natin to sila, Ero, ano masasabi mong difference na sound nyo? Nung, syempre, palit kayo na lineup eh. Diba? Gano'n na-apekto ang tunog ng bloodshed dahil sa lineup change? Or paano? Anong ninyo? If you ask me about pagpalit, well, first of all, it's a good thing na naka-rebound kami because in reality, simula sa pool ng bloodshed kami ng kapatid ko, naghihintay lang kami kasi
alam mo naman, pag okay, game ka, then biglang may mga banda ka, may mga kuno ng mga excuses. Hindi nga ka lang. So, doon kami sinuwerte na naghihintay pa rin ka ng kapatid ko na anytime kung game sila, nandito lang kami. So, parang ganun din, maski no nandito pa si Bong eh. But about sa, if you're talking about the style ng songwriting. Yes, mas yun. Kasi since tinutugtog ni na, nila, since tinutugtog nila yung mga songs ng Bloodshed, it's like na-adapt nila yung feel ng ano yun, ng music eh. Kaya, nung nagawa ni Ero yung dalawang song, at saka yung Far From Below, it's like, andun yung written style, yung feel eh. So parang okay. Na-adapt niya eh, kung paano yung takbo nung ano, nung songs ng Bloodshed. Okay. So, may dinagdag ba siya na flavor sila? Tignan natin itong mga susunod. Kasi yung isang gitarista, which is from Voice of Tranquility. Parang bago yung gitarista nyo eh, no? Ayan, yung isa. Kasi yung pinalitan niya, may sarili din siyang project na talaga hindi na siya makapag-commit sa Bloodshed and he has a different style of music. Sino nga? Sino ulit yun? Ay, yung dati na... yung pinalitan ni Carl si Christian. He's ang banda niya ngayon nasa A Headless Project. So it's quite different style pero kahit paano na-impress kami sa dedication niya sa pamagitan ng tumutugtog. Yeah. Every gig na doon siya. No excuses na hindi ako available, meron kami team building, masamay pakamdam ko, wala. Yun ang kinagadag, game siya palagi. However, na-realize niya that may mga siya iba pa siyang plano, so nag-focus siya doon and he has a different style of our songwriting. So alam mo naman, we're mostly on a death thrash direction. Mm-hmm. Kaya kung napansin mo lang siguro yung first album, second album, kaya lang medyo may mga ibang type of songwriting because andun naman yung freedom para sa ibang band members to incorporate their own influences. Yeah, kaya yeah. Kung napansin mo. Pero alam mo naman, ang kinagustan talaga ng Bloodshed is talagang death thrash or death metal or death thrash. Yeah. Yeah. So, yun nga, speaking of the songwriting, napansin ko, dahil sa pag-play nila ng mga songs ng Bloodshed, na-adapt nila yung feel ng how the music, paano yung flow ng music, at na-adapt din nila sa songwriting. Solid. So ano bang, kumbaga, sa lineup na to, nakakailan na kayo? Nasulat? Ilan na yung mga bago niyo? For now, ang pinaka-nabuo, na-kompleto, na uulitin ulit na i-record is Far From Below. So lumalabas yung version na nasa Balian Aleg na compilation para bang maging exclusive na lang yun sa inyo because there will be another version para talaga sa album kasi may mga bagay silang na hindi sila contento, ganyan ganito, then they would like to record that again. So okay. Nakaready na rin yun. Then there are three songs there are actually four songs but because of this pandemic, let's see. Pero ang pinaka-importante na pansin ko, mag-work out yun pag nakaupo na ni Toots yung dalawang gitarista. Then, edit na lang. Oops, let's try this riff. Okay, bawasan mo yung riff na yan. Dagdagan natin yung riff na yan. Oops, ganito. Parang alam mo na yung how, paano yung pag-meeting at so, ako lang naman pinaka, useless group eh. Basta kapag kompleto, okay? Tsaka mo na iisipan, gano'n. Oh, tutulong naman sila sa pag-arrange ng vocals eh. Actually, ngayon nga lang ako magsusulat ng lyrics eh because nakapagsulat ako ng lyrics doon lang sa first album eh. Apat na lyrics eh. But sinong mas mostly, nagsusulat? Si Bong? Oh yeah. A huge percent. Especially doon sa third and fourth. Halos 100% siya. Anong ikaw? Like, bilang ikaw ang vokalista ng Bloodshed, anong pakiramdam mo sa kapag ikaw ang susulat sa kapag sinusulat ni Bong para kantahin mo lang, anong mo doon? Para namang fulfilling because namiisa ko na may nagawa eh. Okay. Bottom line sa'yo, basta gusto mo may produkto kayong solid. Ganun. Regardless kung sino sumulat sa inyo. At regarding sa songwriting lyrics, syempre, mas gusto ko yung songwriting or paggawa ng lyrics ni Bong kumpara sa akin. Kung sa akin, if you ask me, napaka-cheesy talaga eh. Typical na may nakuha lang ang storya, ganyan-ganito, tungkol lang sa Evil Dead, tungkol sa fighting, mga ganun, or drama sa buhay. Pero pag pala medyo may lalim, si Bong at saka, maski rin si Viking sa lyrics. Pero sa akin, napaka-cheesy yung lyrics. Okay, hindi. Pero kaya kita tinatanong. Kasi sa, kumbaga, sa hip-hop naman, parang meron kaming unspoken law na, hindi siya unspoken. Parang,
kailangan ang nirarap namin eh lyrics namin. Mm-hmm. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng sinulat ng iba. Medyo ganun sa hip-hop. Talagang sa puso talaga. Kombinasyon nun. Sa puso talaga. So, yeah, so sa metal, kumbaga ako rin, kunwari sa Sultans dati, gusto ko akin yung lyrics. Ayoko na ayokong kantahin yung hindi ko sinulat. Ganun. So, oh, that's cool. May ganun lang ako. Ewan ko kung dahil lang ba, ma-ego ba akong tao o ano. Kaya kita tinanong. Kumbaga, may, sa akin lang naman, I think may sagot ako dyan. Wala akong parang lakas ng loob na gumawa ng lyrics. Hindi ako ganun ka-confident at saka nachi-cheesyan ako sa type ng lyrics na ginagawa ko. O, para bang hindi ko masabing malalim. Para bang ang sobrang simple. Na pero pag may nagawa man ako, it's fulfilling because wow, kahit paano may na-achieve ako. Pero it's cool talaga na pag nakapag-contribute ka or let's take because hindi man ako mahawak ng gitara. Pero kahit paano nakapag-contribute ako. Pero it's kind of cool din sana kung nakagawa man ako ng lyric sa second album o sa baka third, oras na para simulan mo ngayon. Na ikaw na well, may ginawa ako na later on, baka matanong mo ako, ba, ano to ko saan to? Mukhang ano ah, may hugot to ah. Okay lang yun, pare. Okay lang yun. Love song, gagawin mo love song. Para may pagkaganon ng konti. Yeah. Medyo ano nga, ika mo nga, uy, may hugot to ah. Oo, pare. Kilala kita simula dati pa. Romantiko ka. yun nga nakakalungkot na yung pagkukalam. Pero sa nangyayari ngayon, eh, parang ako po. Huwag natin pag-usapan niya. Medyo maano. Saka yun nga, sa lahat na hindi nakaalam na sa mga metalheads, lalo na yung mga medyo mas bata, nag-base ako sa Bloodshed. Ay, yun ang, alam mo, simula na po, man, your name became big. Maraming ginugulat ko. Naging basis namin si Mark Batas. Kung meron man ako nalungkot noong time na pagkakataon ko na, syempre, proud of all, basis namin yan. Yung mga photos natin, lahat, nasa friends. Oo nga, pa. It's so cool, sana, pero buti na laman, no? It's so cool kaya, pero kahit paano, gaya na sa trabaho, mukhang bibig ka din, man, bass player namin yan. Kaya, pero yun, sa first album, yung album, yung Eye of the Pessimist, di ba may photos, may media yun? Oo, may media yun. May nakuha, at saka, I think may isang photo na lumabas na nandun tayo sa MTV, tayong lima. So, naiyan ko yun eh. Nakita ko yung photo na alam ko lumabas yun eh. Yes. Kaya, alam mo naman eh, ika natin eh, sa parang ginagamit kong pampogi points. Uy, basis namin si Mark. Oh. Pero naalala ko yung moment na yun, Chong, sa bandang BGC yun eh. Yeah. Tayo. Kaya may photo ko nakita na tayong lima na saan ko ba nakita ulit yun? I think nakita ko sa internet yun eh. Nasa Facebook yun. I think si Toots eh. At alam ko, tatanungin ko si Toots yun eh. Kaya yun nga. Kaya yung opportunity na, man, yung mga proof ko or evidence na Mark is naging bass player ng Bloodshed is nandun sa mga photos na yun. Solid. Pinagmamalaki ko rin yun kapag merong mga, yun nga, mga mas sabi mong bata o mas late nagsimula sa pagsasaliksik ng metal dito sa Pinas. So, yun din yung isa sinasabi ko. Tangina, alam niyo ba yung Bloodshed? Nag-bass ako dati doon, pare. Siyempre, nagugulat nga rin sila dahil parang kapag sinabi mo Bloodshed, parang tangina, metal na metal yun. Ah. Tapos, mga long hair yun. At ako sa trabaho. Kumbaga, may yung pinaka, dati kapag tumututog kayo, tangina, shock factor, may mga spikes kayo. Ganon. So, alam mo, nagugulat din sila dahil para sa kanila, tangina, hindi ka naman bagay sa mga yun. Parang ganon. Pero, well, nangyari siya dati. Hindi, well, you know, image man natin, typical jeans lang ako at saka infamous jersey ko eh. Tayong lima yun eh. Yeah, diba? Yeah. Paano nangyari siya dati na dumating yung face na nag-ano nga kayo, yung pang SNM style na mga stud spikes? Well, actually, noon pa na napapasinate ako sa studs because of Kerry King eh. Yeah. Kerry King talagang influence ko, mismas kasi sa jersey eh. Then later on, na nagbuo ko ng mga, gumawa ko ng mga studs ko ng mga gauntlets para sa arms ko, pati sa legs ko. Then nakakuha ko ng mga raming material
na naisip ko ituloy-tuloy na gawin ko na to ng gawin ko na ng armor. Mm-hmm. So influence din ng ano yun ng Slayer kasi sabi nga ni Kerry King eh, if you want to kung gusto mo maging unique, ikaw gumawa ng sarili mong gear. So yun ang ginawa niya, mga suit niya, siya gumawa nun eh. Yeah. So nabasa ko yun, oo, gawa ko. Yun nga lang, nagtuloy-tuloy na sa talagang parang orcs o orc style image na mga katulad ng mga black metal band. Mm-hmm. It's just only para bang ano lang, para bang kung paano ko napapasok nito sa mga nagko-cosplay na na-express lang yung sarili nila. It's like parang ganun lang din. Yeah. However, so, ano taon nangyari siya, I think binuo ko yung image na yun o yung mga gear na yun na was 2009. Then it only lasted for 3 years because ano eh, imagine mo, minsan may mga gig na magugulat ka lang, tusong saan tututugin yun, trabaho pa ng pagsuot eh. Then, yeah, na gano'n eh, nagpo-fall apart na at inaamag na yung mga spikes, so ang hirap i-maintain. Okay. But sa ngayon, minimaintain ko lang yung mga gauntlets ko at yung paborito kong footwear. Yeah, yeah, yun, isa pa pala, pare, yung boots mo parang pwedeng pumatay eh. Yun, ang, ito ha, yun naman, ang influence ko noon, sa image na yun, is si Winona Ryder. Oh, bakit siya? Bakit? Kasi nung napanood ko yung saan, alien... Saan niya ginamit yung gano'n? Ano, alam mo yung Alien Resurrection? Alien Resurrection na movie, nandun siya, di ba? Hindi ko maalala. Nung nakita ko pala siya. Nung naka-ano siya, ano siya doon eh, isa siyang ano, droid. Di ba, okay, may mga droid sa mga alien sa mga series, di ba, na... na mga kontrabida. Ang Alien Resurrection, yan yung kay Sigourney Weaver, tama? Weaver, yeah. Okay. Yung ano siya, yung inano siya, yung parabang Kinlone. Okay. Hindi ko maalala, so, pare. Eh. Okay. Oh. Noong nagpanood ko yun ng high school, syempre metalhead na tayo nun eh. Nakita ko image siya, nakakargo pants siya, tsaka yung klase ng boots na suot niya. Yeah. Sabi ko, wow, ito yung image na gusto ko. Yun na nagmarka sa utak ko. Then later on, a few decades later, I found out na yung suot ng mga artista dun sa movie na yun, because it was shot in Spain, was supplied by New Rock. Yun, okay, yung brand na... Kinuha mo. Then, oh, at yun din ang mga suot ng Cradle of Filth at ng mga ibang black metal bands, ng Breeder. So, oh, ang problema nga lang, kung yayamanin ka, dun ka lang makaka-afford noon, o kung may contact ka na may credit card at may pera ka. So, that I found out na nakachamba ako ng isang pair sa isang showband sa Cover Grill by the help of Jerome Mabalos na ni-refer niya ako doon. Nakuha ko. Then later on, nagkaroon tayo ng magandang job from janitor to call center agent. Natulungan ako ng asawa ni Bong na makihit siya credit card niya ng misis niya. Yan yun. Solid. Yeah, kaya mula noon pa naman. Maski noon pa naman eh. Kahit hindi ko pa alam yung brand na yan eh. Loko-loko na ako sa mga ganung style ng sapatos. Creepers pa nga lang nung high school. Oo, pare. School. Old school na. Oh. So, Creepers naman, napakatigas at napakainit ba sa paa nun? Sa sobrang nasanay ako, hindi ko na napapansin. Pero mainit siya tsaka matigas? May weight siya, mabigat siya. Pag pinagsuot mo ng sneakers, eh, parang nakapaa lang ako. Eh. Okay, oh, okay. Doon siya kakaiba. Oh. Yun nga lang, sa idara natin, medyo mahirap na magsuot ng gano'n. Well, kinakaril ko lang talaga dahil parang ano lang eh, parang cosplayer ka na kahit gano'ng kabigat yung suit mo eh, ma-express mo lang yung sarili mo eh. Oo, pero yung alam mo, kunwari, suot mo siya ng mga kalahating araw, masakit sa tuhod o gano'n. Hindi naman, kasi napansin ko pag may trouble, mapapatakbo pa rin ako eh. Okay. O, palayo. Naku, trouble, bahala ka dyan. Mapapatakbo pa rin ako mabilis eh. Kahit nakaganon ako eh. Tapos isa pa, pare, yung kilala ka rin dahil dati may pangil ka. Napabayaan, nakalimutan ko ng pagsusuotin. Yun lang nandiyan na kaya hindi ko na nasusuotin. Okay. Like, parang, hanggang kailan? Hanggang kailan ka nagsimula tamarin sa kanya? Napansin ko, ano, teka, let's see. I think, ano, 2015. Hindi ko siya na parang nabibit-bit na eh. Parang, I think dahil siguro sana, kasi noong time na yun, wala pa akong New Rock eh. It's like ang attention ko puro doon na napunta. Hindi ko na, parang nakaligtaan ko na lang na hindi ko sinasadya. Okay. Kasi parang ang dami ko nang inaasikaso. Pero paborito ko yung image na yun, ha? Since, Kapag nasa gig ka, suot mo siya, di ba? Yeah. So paano yun? Kunwari, mamumulutan ka. Hindi ba uneasy? May maliit akong lalagyan. Ah, okay. Oo. Tinatanggal ko lang siya din. Nilalagay ko lang doon.
Then, manggugulo ko dun sa mga nagiinom na, imbis na na-engine na yung pulutan, nauubos ko. Pero solid eh, no? Ikaw yung ganun. Meron kang ganun. Ikaw yung pinaka-kilala na pinaka-solid mag-headspin. Tsaka, yun nga, yung image ba na yung pangil, jersey, yung boots, yung studs. Solid eh. Pag naiisip ko lang, parang nainit ng pakiramdam. Parang ganun lang siya sa akin. Pero solid na may gumagawa nga sa atin eh. May nagsabi nga eh, passion, not passion. Kaso yung passion ko, it's may passion eh. Yeah, kasama sa passion. Yeah. Oh, it's like part of the music din eh. Yeah. Wala pinagkaiba sa kung gusto mo ng mahabang buhok o gusto mo ng maraming tato, parang ganun lang siya. Kanya-kanya trip yan eh. Yeah. Kaya nga sa mga nangyari, ika nga nila, kung may mag-criticize sa akin, okay lang, as long as hindi ako nag-criticize. Yun lang important sa akin. Nice. Just doing my thing. Even though, na since we have this topic, kasi you know na may mga nakaka-open akong banat sa social media, may hugot lang yun at may pinagdaanan. Yeah. Parang ganun. Kaya lang ano? Ano ba in particular ibig mo sabihin? Well, let's see. May isa akong banat doon na may misinterpret eh. Like for example, I don't bow to any brands or sponsors na influence yun sa Wayne's World. Natatanda mo yung isang scene na ino-offer sila ng mga sponsorship but parang tinatanggi nila. Parang ang kulit nun eh. Even though nilagyan ko ng added flavor or something na parang ang yabang na hindi na misinterpret ng iba. However, in reality, ano eh, respeto sa kaligayahan ng isang tao. Na ano lang eh, parang actually parang ano to eh, if you're not minding your own business, yari ka sa akin. Babalik sa ito even though na parang may part na nakaka-open. Kaya nga 'di ba, yung sabi ko nga na I don't bow to any other brands kasi may ganito pang ano. And then lately may mga hashtag ako because dati ko nang binabanat yon, lalo ko lang kinarir ulit because may napagdaanan tayong mga tao na akala mo kaibigan mo talaga, then what the, bakit ganun? Bakit? Ano? Kind of weird. Sandali, Jojo. Iihi lang ako, tapos tuloy natin yung kwentuhan. Sandali lang ha. Okay, no. Take your time. Ah, sige, sandali lang. Yon. Okay, mabalik tayo. Sinasabi mo na parang may mga ano, may mga tropa ka na akala mo tropa pero hindi pala. Bakit? Bakit mo nasasabi yun? Yeah, oo nga. Well, imagine mo, nakasama mo na matagal din. So out of nowhere, yun na lang mababalitaan mo. Binibali, wala ko na yung... Ano ba? Ano ba mababalitaan mo? Gugulat ka na lang. Hindi ko naintindihan. Hindi ko naintindihan. Okay. Hindi ko alam istorya. Hindi ko alam kung ano istorya yan. Well, ito istorya. Di ba? Nabago yung lineup namin? Oh. Okay. Then, makikita mo sa kapangyarihan ng screenshot na that was sent to me at saka yung mga balita ko so mga new members. There's a person na sinasabi yung mga new members na huwag kayo... Hindi kita marinig. Ano yan? Okay. Ayun. Ayun. Okay. Teka, set up lang ito. Yan. Yan. Okay. Okay. So, yun nga, na ini-encourage yung mga newer members not to join us, kaming Book Brothers, because masasayang lang daw yung husay at galing nila kung sasama sila sa bloodshed.
Well, anyway, it's gonna be successful. Sino yung sinabihan? Sino yung sinabihan? Sila Ero? Yung mga newer members, yeah. Oh. Hmm. Kaya nga, ano ni ngayon eh, parang nag-fiesta sila nung yung isang member umalis. Well, anyways, kaso, naka-rebound eh. Mas matindi pa yung pumalit because ang background ng pumalit is death rush eh. Mm-hmm. So, yun nga yung nakakalungkot. Then later on, makikita mo sa social media, may mga, ika nga nila pahapyaw na obvious. Like for example, yung image ko, yung fangs ko. Well, okay. Guess na. Kucha, tinanong kita ngayon tungkol dyan eh. Ibig sabihin, mali pala na tinanong ko yun. Well, paano ba nauwi yung usapan natin dito? Okay, no, forgot. Paano nag-lead? Well, yun lang na ano, which is kind of sad because na yun nga na mga nakasama mo din pa not out of the way, kamot ka na lang, kaya literal yung mga hashtag ko in general yun. However, yeah. Yun ang matatamaan and alam nila kung sino sila. So okay. Actually, okay. Ayoko na nga rin ano eh sa karirin ba't hindi kayo mag-usap-usap? Ba't di mo kausapin? Ano, it's waste of time na lang din. Okay. It's kind of weird. Nandun pa sila sa friends list ko eh. It's like, parang nandun pa sila eh. Oh, so ano yung binabantayan ninyo? Diba? Ikaw nga, diba, sa mga posts ko eh. Sa isang daan mo ginawang tama, isang pagkakamali lang, yun ang gagamitin sa'yo eh. Yeah. Human nature yun. Human nature. Yeah. Human nature. Actually, ano siya eh, sa lahat ng aspeto ng buhay, kasamaan sa trabaho, kapitbahay, kamag-anak. Yeah. Kahit saan. Yan ang talaga. Kaya, iniisip ko, kaya sa ano lang, napansin ko, di bali nang sabihan ako ng baduy, walang kwenta, walang silbi, kung ano naman pa, as long as hindi ko sinasabi sa ibang tao yan. Yeah. Lalong-lalo na ngayon, I'm so busy na wala na akong time sa ganyan. Yeah. Tama yun, pare. Like, for example, kapag, basta malinis ang kalooban mo lagi, maganda intention mo, yun naman talaga ang importante. Except lang talaga na yun nga sa social media na papansin mo. At saka prior to that, kaya ako may post recently na yung silbi ng social media, kung nababasa mo yun, yung maraming, kasi someone asked me a question eh, na isang tao na who's not into social media, tinanong niya ako, ano ba silbi sa yung social media? Biglang, oo nga no. Then yun, naisip ko na yung mga silbi, pero bago ko na i-post yun, hindi pa nangyayari yung incident na yun na magugulat ka na lang na matagal mo ng kasimpong out of nowhere, ganun na lang mababalitaan mo. Well, syempre, i-app mo lang na i-app yun eh. Then yung makikita nila, it will haunt them eh. They will always see that every time eh. Yeah. Kaya, yun nga lang, nakapagtanim ng galit sa side nila, sa mga banat ko. Well, that's my, I don't know, it's my fault or what. Eh, wala, it's me eh. Ikakarating. Yeah, kung ano makita mo sa social media, wala ka na magagawa eh. Hayaan mo na yung mga yun. Kumbaga, fuck that shit, man. Marami tayong mga mas problema ngayon sa buhay para isipin natin yung mga ganun. Okay lang yun. Enjoy lang naman eh. Enjoy lang palagi yun. Yeah. So, ang penetralya, pare, kamusta? Well, sa penetralya, well, nakakatuwa that we were fortunate na makabuo ng lineup kasi gaya ng sabi ko nga yun, di ba? Kami na kapatid ko, naghihintay lang kami. Yeah. So, they're brand members na anytime ko, no? So, anong nangyari sa Penetralia? Kaya nawala siya. Well, yun nga. Lahat tayo, we have our own personal lives. Trabaho, family, or change of heart. Something like that. Yes, sir. So, imagine mo, tagal na wala ng Penetralia. More than a decade, eh. Na karoon lang ng opportunity na magbulit yung around, I think, 2012. Mm-hmm. Then, pero ano, hindi nga lang, yung katulad ng ginagawa ng Bloodshed na tumutugtog because yung scheduling kasi tsaka may mga ibang priorities din eh. Doon kami, actually, sinuwerte kay Bong dahil, man, yung dedication niya, yung addiction niya tumugtog at mag-write ng music, nandun eh. Kaya, so, sa Penetralia, like other bands, kung kayang tumugtog at magkaroon ng opportunity, magkaroon ng time, then why not? But in reality, same thing. Nandito lang kami ng kapatid ko. Nag-uusap kami ng band ng Penetralia. They're also writing, sa ngayon, Reggie is handling the songwriting. Actually, Dave, even the new bass player. So,
intact na intact yung lineup. Ano lang. Siguro pag na wala lang pandemic, yung i-manage lang namin yung schedule because andyan yung sitwasyon na may lineup ang pen ang bloodshed, kailangan namin humabol ng kapatid ko sa isang venue para sa penetral. It's like, bahala na kung paano. Conflict. May ganong conflict. Pero na namamanage naman. Oo. Patag-uusap-usap naman kasi passion din ng members ng penetral yung tumugtog din ng tumugtog eh. Yeah. So kahit paano, ano lang how we yung pag-manage na lang siguro ng time. So para sa iyo, tingin mo gugustuhin mo pa ba magkaroon ng iba pang project maliban sa dalawang project, dalawang banda mo? Kakayanin pa o gugustuhin okay mo? Okay na ako sa dalawa. Okay na ako sa dalawa. Okay na ako sa dalawa kasi unang-una matagal na naman siyempre itong bloodshed eh. Mas naging consistent siya sa eksena eh. Nagkaroon lang ng opportunity maka-rebound because of sa new lineup kasi alam mo naman mahirap maghanap ng ka-bandmate. Yeah. Kasi pag nagkaroon ka ng ka-bandmate na yun nga eh. Saka yung sitwasyon na gig na gig ka, naghihintay ka, ready ka anytime, then from out of nowhere, andyan yung mga excuses na may team building kami, masama yung pakiramdam ko, or kung ano man excuses din, nga. So then yun nga sa lineup kung sino man yung band member na talagang oh, wala akong pakialam diyan, gusto kong gumig din, okay, so kami ng kapatid ko gaya ng sabi ko since from the start naghihintay lang kami eh syempre masking dating lineup at yung current lineup they have their own personal lives or personal thing or personal excuses kung ano man yun. So with Penetral and Bloodshed, sa ngayon, yun lang yung priority ko, yung dalawa. Okay. And the good thing is, yun nga, nagkaroon ng pangalawang buhay yung Bloodshed at ang Penetralia, mga long-time friends ko pa or buddies or cadet metal scene, baklaran scene pa way back sa noong 90s. Mm-hmm. Sarap, at taon lang na nagkaroon lang ng opportunity magkita-kita ulit. Kung meron kaming newer member na hindi part nung baklaran ng death metal scene, yung basis namin si Joe Mill. But yung gig siya, yung game siya anytime, man, that's amazing. Kumpara dun sa mga nagdumaan ng mga members. Solid. So para bilang OG sa metal, simula 90s ginagawa nyo na to. Ano masasabi mong difference ng approach ng metal na banda ngayon sa kumbaga sa pagbabanda sa nangyayari sa eksena, sa technology and everything? Anong difference ng dati sa ngayon para sa iyo? Kung paano niyo dinidiskartehan ng pagbabanda? Yun. Well, parang ano eh, ganun pa rin din eh. Siyempre, ang diskarte, kung talaga yung chemistry niyo game na game, rock na rock kayo, no problem. Yung walang excuses nga ba, iba umahanap talaga ng paraan. Ganun pa rin eh. Oh, kahit kinino eh. Ang sa technology naman, how you promote. Mm-hmm. So paano kayo nag-adapt? Sumabay lang kayo sa agos ng kumbaga, ng technology. Kasi yeah, parang ganun lang din. Oh, yung material nyo online, makikita at makikita. Meron kayo, gumagawa kayo music video, ina-upload nyo online. Yun nga, albums yung mga lives natin. Ha? Yung mga lives natin pag nakuha ng yung mga lives natin pag tumugtog tayo sa mga production or mga bar or sa mga gig, pag nakuha natin video, upload, promote. Yeah. O pero, so, syempre, sa kabila niyan, may mga musikerong ayaw yun. Diba? Oh yeah, well, kanya-kanyang kinagis na niyan. May mga tinatawag tayo mga old school or mga the letter E, elitist, something like that. Okay, hindi, pero yun lang, para sa'yo, parehas pa rin. Parehas pa rin na approach. Hmm. Meron ka lang pang promote sa kumbaga may internet lang na dagdag pero maliban doon parehas pa rin para sa iyo. Yeah. Like for example, kung nagkaroon kami ng chance na magkita-kita kami lima, yung para bang yung mga live sa studio na binibideo na live streaming. Yeah. Pwede din namin gawin 'yon pag may nagkataon lang talaga na nahahangang ako sa iba ngayon, nagkakaroon tayong magkita-kita sila eh. But yeah. Some of us are just stuck at home. Eh. Yes. Na hindi ko alam paano na ma-manage ng iba na ano eh. Kaya kita mo yung mga recently na nakakuha ng chance na studio, meron sa isang studio na magkikita-kita sila din.
you're just going to set up lang nila yung phone or a GoPro or something like that, then ano na sa live streaming na to social media, or pag re-record nila din, konting tweak lang o mix, then yun ipopost na nila. Mm-hmm. Yeah. Napag-usapan namin yan, but tingnan natin kasi pinapakandaman natin yung situation ngayon. Yeah. So yun na nga. But so, yung iba, was it's amazing that they're able to manage that. Kung galing sa'yo na, kumbaga ikaw na galing sa, o nagsimula sa old school, at nandito pa rin ngayon, anong pwede mong ma-impart sa mga new blood na wisdom para mas ano ba, kumbaga mas maging okay yung, hindi ko pa pwede sabihin na mas okay yung gawin nila, or pero alam mo yun, kung meron ko lang pwedeng i-impart sa kanila since dinaanan mo yung simula dati pa hanggang ngayon, di ba, sa nakikita mong trend ngayon ng mga banda, kung paano nila, kung paano, kunwari, ikaw ba naniniwala ka ba na dapat ngayon full-length album pa rin kaysa singles, kaysa, alam mo yan, yung mga ganung bagay, magre-release pa ba kayo ng CDs? Magre-release pa ba kayo ng physical copies, pare? Napag-aaralan mo ba siya? Na ngayon ba, tingin mo, mostly talaga digital na ang publishing ng music, o naniniwala ka pa rin sa physical copies, o di ba? Ganun. Nice question, pero kasi, mababasa ko rin ang kanyang decision lang yun eh. Oo nga, pero syempre kunwari ako, since nasanay din ako sa album, parang ako, kapag may mga kausap ako ng mga medyo mas bata, ang sinasabi ko sa kanila na huwag niyong isipin na mag-release kayo ng isang single o single-single lang. Kumbaga try niyo pa rin hindi naman sa preserve, pero iba yung ano eh, iba yung paggawa ng album tas pag-release ng album kaysa sa isa-isa na parang ambitin ng pakiramdam. Siguro dahil galing ako sa ganong sistema, di ba? Pero in a way, inaano ko pa rin sa mga ibang mga nakakausap ko na mas bata na ganon. Ganon pa rin ang... Pero sinasabi ko to sa hip-hop na context kasi sa hip-hop mas madali eh. Magre-record ka ng isang kanta, pwede mo kagad i-upload, madali mag-record ng isang kanta. Kumpara sa metal na puta, drums pa lang, madugo na i-record, plus mga gitara. Di ba? Iba yung mixing. Tapos... Iba yung mixing. Oh, napansin ko rin na dito sa metal, ang mga banda, mas ano pa rin eh, mas album pa rin mag-isip. Pag nagsusulat. Ngayon. Diba? So, ito napansin ko. Buti nabanggit mo yan. Maraming bands nagkaroon opportunity na nakapag-write ng maraming songs. Yeah. Pero nagkakaroon ng kanya-kanya conflict yan eh. So, nakapag-write ka ng maraming songs, nag-usap-usap kayo ka bandmate, then biglang schedule ng studio, na nag-get mo yung dahilan kaya nagkakaroon ng mga delays. Yeah. Yeah. Oh, may mga iba talaga na tingin ko marami nakabuo na eh, pero ang daming conflict. Like, for example, pero meron kami actual na ano eh, pero yun nga yung point mo, since kung let's say kasi depende kung ano yung magiging goal ng isang grupo eh. Siyempre. Or maring let's kasi lima kayo dyan o apat kayo dyan o tatlo kayo dyan. Yeah. Eh paano pag isa lang talaga ang nagpo-push talaga, then maring iba kontento na sa ganito. So, pero iba pa rin talaga kung may opportunity na ma-achieve nila yung ganun. Minsan kahit isang album lang eh. It's like yung malaking bagay na eh. Yeah. Iba-iba nagagawa. Iba nagagawa sa inyo bilang banda at iba yung nagiging impact ng mga kanta nyo kapag isang buong album ang nilalabas nyo. Parang ganun eh. Lalo na kung yun, let's say 3-piece kayo, 4-piece or 5-piece, nakatapos yun ang goal ninyo. Siguro mamalasin na lang kayo na pag nag-record kayo, nakagawa kayo, tapos yung studio na pinuntahan nyo, hindi kayo mabigyan ng oras, doon na lang magkakabusit-busit. Pero pare ngayon, sa nangyayari ngayon, nagkaka-home studio na lahat, kanya-kanya recording, mas madali gumawa. Yep. Yeah. Actually, ano nga eh, ito eh, share ko lang to. Once we have, magkaroon kami ng opportunity, kasi ano to, para malang, awin ko sa'yo, share ko lang. Since ayun nga, dad namin, meron siyang inheritance. Once itong bahay namin na to, ma-renovate namin, alam mo na yon. Solid. Yeah, may isang room dito. Na si Toots, tututukan ni Toots yan. Dahil kasi si Toots, pag panibabad sa computer yan, there's a chance. Kaya yung sabi ko kanina, yun ang problema noon. Na noon. Oo. May mga 10 songs kayo.
Nagkataon din, sinuwerte na lahat kayo, inta kayo sa schedule ninyo. Pero biglang nagkandaloko-loko din sa studio, tapos masaklapan na ito, hindi pa nasusunod ang gusto nyo. Mamaya, tsaka, alam mo pare, hindi rin biro ang syempre, lalo buhay banda ka, hindi naman lahat ng pera sa mundo, meron ka para, di ba, yeah, recording and everything, publishing. Pucha. Di ba? Isa pa yun, isa pang issue kasi yun. Sinabi diba? Mo pa. Oo, dahil yeah, lalo pa Pilipinas, kumbaga third world tayo eh. Di ba? Hindi, yung ibang ang tao, hindi siniseryoso yung pagiging musikero ng mga musikero eh. Tingin nila, parang hindi totoong trabaho eh. Di ba? Kumbaga, kaya ang hirap din kasi wala masyadong pera, hindi lahat nakakaranas ng balik eh, ng sukli sa Yung inakukuha mo sa day job mo, doon lang din napupunta sa passion mo eh. Equipment mo ganyan, pamasahe. Then yung na-express mo yung sarili mo, it's priceless na. At alam natin wala tayong pera doon. Yeah, but mamaya pwede tayong pupunta sa usapan ticket selling gaya na naging topic dati. Oh, pag-usapan natin ngayon. Anong masasabi mo? Yeah. Sa ticket selling ngayon, meron pa ba? May mga nagtangka, meron. Pero syempre, sa amin, kaya sa akin lang personally, kasi alam ko may mga band, may kabandas ako na that's not into it eh. Respeto rin sa ibang banda, kaya they're not into ticket selling because parang yung ibang banda na, uy kami, hindi kami nagtiticket selling kasi ginagawa nyo yan. Ako lang naman, kaya ako lang ginagawa yun because alam mo naman noong panahon, para magkaroon ka ng gig, makikipusap ka na, talaga magsisimula. Doon ka magsisimula. Oo, hinihingi ka ng tulong. Yeah. Pa doon ko magsisimula tsaka may kakalibitin ka na uy lineup niyo naman kami pag hindi kayo na lineup may ring sa mga loob mo pero may option ko pa rin para makagig papatul ka sa ticket selling. Yeah. So di ba up till now eh kaya nga man thank you so much na nilineup niyo kami dun sa mga gigs ng Balian. Diba? Oo naman. Kahit ganito naghahanap pa rin kami ng gig, nag-struggle pa rin kami. Kumbaga ngayon mula sa kulang hanggang ngayon. Pumapatol pa rin ba kayo ngayon sa ticket selling? Bilang respeto na lang sa mga bands na gusto natin to it. At saka sa mga bandmates ko. O sige, basta kung meron. Kung wala. Ganun pa rin kami. Lapit ka rin kami sa mga organized promoter. Ang ano ko ngayon, lalo na syempre, pare, kunwari kayo, bloodshed kayo eh. Di ba? Kinukuha na kayo sa mga gig. Nag-headline kayo sa mga gig. Pero kung papatol kayo sa ticket selling, siyempre, hindi mababago yung sistema ng ticket selling. Yung exploitation sa mga banda. Dahil ginagawa pa rin natin yun. So, kailangan din... Pero, yun nga lang, kung tatanungin lang, paano nag-exist yung band, paano na-promote yung band, actually, yun ang pinakamaraming pinagdaanan namin. Oo, dati, yun talaga siya. Ako, dumaan din ako noon. I'm sure lahat tayo dumaan doon. Di ba? Dati, mas limitado dati ang avenues natin eh. Yan. Pero sa ngayon, dahil may kaya ko lang na ayun nga eh. Sa pagpo-promote ganyan. Pero kaya ko lang naman na-brought up din dati about sa ticket selling because there's one incident na may isang nag-organize, nag-offer ng venue na pwede kayo tumugtog pero magbabayad kayo ng 500 pesos. So ang dami nag-react doon. However, what if just one-on-one band na willing na pumatol doon because tinaray niyang kausapin niya mga ibang event organizer pero hindi sila ma-line up. It's one of their last resort. Yun nga lang, hindi nga lang tama because ng exploitation. But hindi, ang mahirap kasi sa ticket selling. Ang mahirap sa ticket selling kasi yun nga eh, ang nangyayari. Ang mga banda, hindi na nila nabebenta yung tickets kundi binabayaran lang nila para makatugtog. Yeah. So, ang worst pa nito, may quota pa talaga. Oo, kung nabibili ng mga tropa mo yung tickets, okay yun. Lahat kayo nakinabang. Pero kasi nakikita ko, ako dumaan ako na nag-aabono ako ng... Yeah, di ba? So, para sa akin, kind of yun yung mahirap eh. Dahil obligado tayo na kailangan ubusin natin eh. Di ba? So, nasisira yung pinaka... Kumbaga, nasisira yung system. Dahil hindi mo... Kunwari, yun nga, hindi mo mabenta lahat. Tangina, babayaran mo yun. Di ba? Eh, ang point niya para ibenta mo, ang point para ibenta mo is para maraming... pumunta. Kumbaga, lahat kayo may kanya-kanyang tropang pupunta. Yeah. Yun. Kung ganun, mag-work na maayos yun para sa akin. Pero, kasi, yun nga, marami akong kilala at personal ko rin na experience na minsan mag-aabono rin ng ganun na
ang bottom line, ang nakikinabang lang is yung production. Yun lang yung para sa akin na yun yung kanya ako medyo hindi komportable dun sa idea na ganun. Dahil minsan kawawa yung banda, pare. Kailangan natin bigyan ng mas respeto ang banda eh, yung pagiging musikero eh. Hindi yung putang ina. Abunado pa yung banda, pare. Ang nakakalungkot kasi, yun yung mga, alam mo yung parang nagiging last resort na talaga may banda rin dumaan na talagang hirap makakuha ng gig because ayam na, may politika rin eh. Malakasan din eh. Minsan, doon na lang talaga na nagkaroon ng na-promote ang isang banda na sa pamagitan. May ika natin eh, meron talagang nakikita sa isang banda na potential. However, doon lang nagkaroon ng opportunity magkaroon ng gig na mukha. So, it's kind of sad. Parang hindi ko naman sa kinakampihan yung ano, yung nag-promote, no? Tumatawag si Four Mask. Ayun, may parating kasi ako na yung aking Demon Beast 696 mask. Ayun, mamaya. Post, ano yun? Para sa'yo, Miss. Parang kumbaga, Jojo mask yun. Yes. Tinatawag kong Demon Beast 696 mask. Solid. Anong itsura ng anong design? Pangil. Yung demon yung mukha tapos malalaki yung pangil na may mga bahid ng dugo. Solid. Solid. Yeah. Anong material gamit ng Four Mask? Nakikita ko nga putang forma ng mga mask. Ano siya eh? Galing siya sa extract ng mais. Okay. Pero solid daw. Solid yung paggagawa. Para siyang matibay siya pero doon siya yari eh. Kaya pag niluluto daw yung material, ang bango daw. Sarap daw kainin eh. Solid. hindi siya ano eh, hindi siya yung JVC plastic na ginagamit sa mga plumbing. Organic siya. Yari, kaya organic ya, organic. Pero solid daw na talagang matibay. Solid. Hindi ba nabubulok? Ayun nga ang tanong eh. Pero ano, siguro ni-research 'yon. Mukhang proven siya na maganda siya sa mga 3D sculpting ng machine. Okay. Kaya yun. Solid. Okay, so mabalik tayo. Okay. So, about sa ticket selling, baka isipin ng iba na naawa lang din kasi ako dun sa nag-post eh, dahil kasi kawawa siya. But in reality, isa siya sa nagiging last resort ng mga talagang... Pero, kung pumatol naman at nakachempo ng malaking gig, marami nakapanood, napopromote. Okay, but sa panahon ngayon, because of the social media. Yeah. Pag nakita may potential, why not eh? I-post mo lang. Ako, kailangan ko lang linawin din. Hindi... Kumbaga, hindi ko naman ano, hindi ako galit, alam mo 'yon, hindi ako galit sa kanila, di ba? Alam ko lang na may kumbaga pwedeng hindi ganoon yung sistema. Pwedeng mas maganda yung sistema. Yun lang akin. Pero alam mo 'yon, syempre, respeto sa lahat ng mga organizer, sa mga lahat ng production na ginagawa niyo 'yan, dahil bottom line, binibigyan natin ng platform yung mga bandang nangangailangan ng platform. 'Yun. Pero akin, ayoko lang na, kumbaga siguradong meron iba pang sistema na hindi nagiging abonado yung mga banda. Dahil masyado kawawa si Kero sa atin. Ano may, lalo na syempre sa metal. Dahil kumbaga hindi pop eh. Diba? So, halos wala talaga pumapasok. Pero, diba? Kumbaga, yun lang. Medyo, akin lang. Yung mga kinakalungkot ko eh. Ano? At saka yun nga eh. Isa sa mga nung na-open ko yun sa comment. Well, yung mga bagay na ayaw ko sana maka-offend, but wala na lang, parang na ano lang, sa akin lang naman, kasi hindi naman sa parang dinidepensa yung nag-post nun. Parang na, i-share ko lang din yung experience ko na isa sa maging napagdaanan namin na naging last option, naging last resort. Yeah. Pero, lately, nung panahon nung 90s, yun ang ginagawa namin, ng penetralia, pero nung napansin ng mga nag-organize na mukhang okay naman kami sa mga tao, yung ticket, yun na yung para bang binibigay nila sa amin as a talent fee. Pag binigay, nabenta namin yun, amin yung kita. Yun nga lang, ibibenta mo pa rin at bahala na. So, in the end, may nabenta kami, pinagatian namin, or ginagawa namin yung giveaway. Pamigay namin para sa mga tao. Ano. But still, yung mga bandang kasabay namin, kind of sad na yun ang napagdadaanan nila. Minsan, out of desperation, makagig. Magkaroon ng gig.
sir, kung meron man reward doon, yung exposure na naibigay, nagkaroon din na yung outlet, yung outlet. Sarap tumugtog. Ah, yun na. Outlet, oh, yun o. Yeah. Ma-share mo lang yung... Talagang... Ma-share mo yung music na sinusulat mo sa iba, syempre, ano na kagad yan? Panalo ko na kagad doon. Yeah. Tsaka, nung pa lang eh, nung nanig ko pa lang kanta ng DR na Pay to Play eh, na talagang maramdam mo talaga yung lungkot nung tungkol dun sa lyrics na yun eh. Mm-hmm. Yung DRI, meron silang kantang Pay to Play eh, na yun talagang, maski rin sa kanila ata, basang, yung mga venue yun ang pinapagawa sa kanila eh. Oo, yung iba, iba sa sistema sa States. Oh, pero yeah. Sa States, binabayaran mo nga, pero sa'yo ang entrance. Ganun eh, parang maaring hindi rin ganun kasi because kung maraming mo yung kanta na yun, yung lyrics na yun, naka-emphasize rin. Baga may yung mga bagong band na na-exploit. Yeah. Oh well. One battle at a time. Lahat yan, I'm sure, yeah. Through time, napapaganda natin yung sistema. Nalalaman natin. Well, actually, sa panahon ngayon eh, nagkataon lang yung tao na yun eh. It's like, through promotion, parang hindi na rin masyad. Ano eh. Tinaray niya, kung meron man pumatol, well, okay. Good luck. Wala. But sa panahon ngayon, because of through social media, live streaming, yeah, that's if you ask me, mas maraming naaabot ng mga artists ngayon through social media. Oo naman. Kumugtog kasi isang venue na sa pulang nanonood sa inyo, sinuha mo ng video yun, in-upload mo, mas nakapanood is more than 100 plus. Yeah, ganoon nga. Nag-iba talaga laro. Nag-iba laro dahil sa social media. Dahil sa internet. Like for example, na kunyari, band mo, napanood ko sa video. Wow. Okay. Then, susunod na experience na I will see you band performing live. Yes. Yes. Ganoon nga. Then, either way, minsan, nakapag cover nga lang, napopromote na yung isang artist. I want to see this band live because okay yung cover version nila and okay sila sa live. Or, the best pa rin siyempre pag original. Oo naman. Ako, mas gusto ko pa rin makarinig na original. Lagi. Pare, galing ka trabaho ngayon, sabi mo, di ba? Yep. Okay, ngayon, pagkatas ng kwentuhan natin, anong plano? Anong plano mo? Same routine every day after work, setting up my game console. Ano? My PlayStation 4. After work? PlayStation 4. After work, same thing, my daily routine, my PlayStation 4. Oh, okay. Okay. Okay, sige pare, hindi na kita istorbohin. Maglaro ka na. Man, this is badass. Yes. This is badass. Badass dahil kayo yung mga so guest, pare. Salamat din kay Reg. Kay Reg. Oo naman. Sa inyo. Yeah. Hopefully, yeah, salamat sa mga kita kits. Yeah. Kamusta mo kay Toots? Kamusta mo kay Toots? Yeah. Tsaka sa Bloodshed, pare, good luck. Toots. Kamusta daw? Kita kits tayo pag okay na lahat to, pare. Okay na, oh. Sure yan. Oh, sana. Tugtog tayo kagad. Alam mo na, yung banda, ano ba, kung sa recording, siguro, by January na. Okay. Sige, isa ako sa mga nakaabang. Isa ako sa nakaabang, pare. Nabeste din kami, visit. Oo nga, hassle, pare. Ano bro, di biro. Ang ano talaga, yung sabon na naamoy namin iba. Yeah. Hindi siya yung ano, tsaka yung lasa, iba na rin. Lalo pag mantika, amoy, iba na amoy namin. Yung bad trip. Oh, hassle. Sana, umalik. Yun, tsaka, ayun, basta, ano, ingat, stay, tsaka stay safe talaga, hindi biro. Sige, pare, alagaan mo sarili yun, mo, ha? Yung nilagnat kami, ako, tinatrangkaso ko, walang problema, kayang-kaya, palo, pero baksak. Yeah. Oo, tapos, hindi ka makahinga ng malalim, ang sakit dito sa ulo. Tapos sa mga artista, ganun din. Tangina. Yeah, ingat, bro. Oo, pare, salamat. Palakas kayo. Ingat. Okay, so yun. Jojo, man, salamat ulit sa oras. Yeah. Mm. Okay, yun lang. Thank you, pare. Nagkaroon din ako ng opportunity na ma-express yung sarili ko. Yeah. Oo, pare. Di ba? Tsaka yung mga pinag-usapan natin, mga ano naman eh. Kumbaga, informative para sa ibang tao yun. Hindi mga... Yan nga nga. Oh, yun lang, pare. Thank you. Ah! Sige, pare. Bye-bye. Bye.
Bye-bye.